And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back on our favorite noontime show, The Baptist Lunch. Maganda. Uy, dapat sabay tayo doon. Once again, welcome sa ating... Ikaw yung sound card. Okay. Well, sabay na tayo. Welcome once again to our favorite noontime show, The Baptist Lunch. All right, we're in. Tayo po ay nag-receive ng bunch of spiritual lunch. And our Wednesday episode ay para sa inyo mga young people. Team Man. Focus, team preparation. Maganang tanghali, samantalay natin ang break time para patuloy kayong lumagos salita ng Diyos. And bagamat ay kita nyo dyan ang topic natin ng Be Separate, ay magsiseparate na tayo sa topic na yan. Dahil natapos na po natin last week, ngayon ay mga special episodes for this Christmas season dahil napaka-importante na may tama talaga. Kaya ganun nga po yung aking binigay na preaching last Sunday, both the morning and the afternoon, dahil napaka-importante na maging tama ang takbo ng kaisipan ng bawat Kristiyano so that we can avoid a compromised Christian living. Muli, magandang tanghali sa inyo, team focus, team preparation, and batiin mo muna yung iba natin dapat batiin, Sir Maki. Magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay po sa ating pong programa po ngayon, North, South, East, and West Corners. At ganun din po sa lahat ng mission churches and mission pastors that are listening right now, ay magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, sa lahat ng ating mga international viewers, good afternoon po at or good day sa inyo. At let us all enjoy being a part of this Baptist Lunch Program Young People episode. So sa lahat ng mga kabataan, ay let's tune in, mga kapatid. And let us all be a part by sharing the link and tagging the names of your friends and relatives so that we'll be a blessing to many people this afternoon. All right, so again, mga kapatid, dahil ngayon ay Christmas season. Now, young people, stay focused and stay prepared. Tama nga naman sa team focus and preparation. Stay focused and stay prepared. Or prepare or focus on your preparation for this Christmas season. Napaka-importante dahil nandito na nga tayo. Sabi nga ng mga tinatanong kang ko, may naka-receive na ng 13 month pay. Yeah. 14, 15, 16, 17, 18. Yan. Oh, well, anyways, again, katulad po na sinasabi ko, ay napaka-importante po mga kapatid na yung mga ganitong klaseng preparations, ano po, yung mga ganitong klaseng preparations is very important. Again, I'm telling you, brethren, this is very important. You have to prepare. We always have to prepare spiritually sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Alam niyo po kung bakit? Because kung wala nga sa mga ganitong klaseng seasons, nagkakaroon tayo ng compromised Christian living, na wala tayo sa mga seasons o highlighted seasons ng taon. Eh, how much more pag nandito na tayo? Yeah. Because we cannot deny the fact, lalo na sa inyo young people, you cannot deny the fact, the truth, 100%. Or hindi naman sabihin na natin 100%. Sabi, let me just say that most of young people, Christian young people today, you are compromised. You're getting compromised sa standard, not only sa standard, even, no, not only sa standard, but even, no, even sa mga activities na kukompromise ang Kristiyano ninyong pamumuhay. Kaya napaka-importante nito. Again, sabi ko nga sa inyo, mahalaga po ang bagay na ito, alright? Itong pag-uusapan natin dito, inuman lang natin ang tubig do. Di pala tubig yun, kape pala yun. Alright, so again, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-uusap. Napaka-importante po nito. Now, alam niyo po mga kapatid, kung meron man tayong ano, kung meron man tayong kailangan na pattern pagdating po sa ganyang bagay, no? Pagkaroon tayo ng pattern pagdating sa ating paglago or pagiging prepared, spiritually prepared pagdating po ng ating season na ganito, mga highlighted season. The reason why we have to prepare, it's because of the reason na ang diablo, sabi nga po natin, the devil is like a roaring lion walking about seeking whom he may devour. Tandaan niyo po, he is not waiting, but he is always seeking. Seeking for what? Not only seeking whom he may devour, but seeking for a chance na tayo po ay kanyang ma-devour. You see, na ang Kristiyano ay kanyang malamon, ika nga, kanyang malapa or whatsoever it is, anong tawag natin dyan. In other words, makuha, sabihin na lang natin na gano'n. You see,
Yan ang pinaka-importante po sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, most of the time, no? Most of the time. Most of the time, mga kapatid, no? Napaka-importante na pagtuunan natin ang pansin ito kasi sa ganito, na-overhype tayo. Ang tao ay na-overhype na nagiging emotional sa mga bagay na ito. Pagdating sa mga ganitong klaseng season, not only na nagiging emotional, but also, na-overwhelm. You see, tungong papaano kung anong gagawin, anong ikikilos, anong ipapamuhay, ano yung gusto niyang mangyari. You see, dyan nakatuon ang pansin. You see? Napaka-importante niyan. Lagi ko po sinasabi sa inyo, mga kapatid, yan ay dapat na pagtuunan natin ang pansin. Kasi pag hindi po natin ito pagtutuunan ang pansin, darating sa pagkakataon ng buhay ninyo, young people, ngayon pa lang sa estado nyo, pag hindi nyo na yan kayang kontrahin, lalong hindi nyo yan makukontra pag tumanda na kayo. You see? Sabi ko nga sa inyo, ilang taon, isipin nyo sa age nyo ngayon, kung hindi nyo na kayang labanan ang bagay na ang ganitong klaseng bagay na ginagawa ng Diablo, how much more pa, mga kapatid, how much more pa, young people, pagdating na doon sa pagkakataon na, you know, matanda ka na, wala ka na yung kakayanan physically. E ngayon yung may kakayanan ka palang physically, hindi mo na kayang tumayo at manindigan kung ano ang tama, how much more pag wala ka ng kakayanan physically? You see? Kaya nga tinan nyo, ang pinagtutuunan na pinapalakas natin habang may lakas kayo physical, dahil kayo ay nasa edad pa ng inyong kabataan, pinapalakas natin mas lalo yung inyong spiritual. Because sabi ko nga sa inyo, last Sunday dun sa glorification, weak pa tayo physically. Kaya nga kailangan palakasin tayo spiritually. You see, the spirit is willing but the flesh is weak. Matagal ba yung panahon para sabihin na natin na even this physical ay wala nang problemaing temptations, wala na lahat yan. Bakit? Pagka naging glorified na tayo. Pero not until wala pa tayo sa ganong stage. We ought to focus on, strengthening your spiritual life. Napaka-importante yan, young people. And sabi ko nga, focus on preparing yourself to face this Christmas season spiritually. I-prepare nyo, mag-focus kayo sa mag-prepare nyo ng inyong, sa pagharap nyo sa season na ito, spiritually. You see? Now, paano ninyo gagawin yan? Alright? Paano ninyo gagawin yan? Now, there's a passage here in the book of Isaiah chapter 11. Alright? In the book of Isaiah chapter 11, babasahin ko po sa inyo, Isaiah chapter 11, alright? In the book of Isaiah chapter 11, verse number 2. Alright? Isaiah chapter 11, verse number 2. Sabi po dito, "And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord." Now, ang pinag-uusapan natin dito, kung saan kayo magpo-focus ng preparation, or how will you focus on preparing yourselves to enter or continue this season spiritually. Okay? Again, tandaan nyo, mga kapatid, sa ating simbahan, pag sinabi nating spiritual, hindi yung tahimik ka lamang at kumu parang hindi ka makabasag pinggan. Hindi yan ang spirituality na tinutukoy dito. Sa ating pong simbahan, sa ating pong ugat na CBBC-CSI, sa brand ng ating biblical Christianity, naniniwala tayo sa isang Christianismo na hindi tayo parang laging umiiyak. So praise the Lord. Hindi tayo ganyan. Hindi yan ang basehan ng ating spirituality. Hindi rin basehan ang basehan natin ng spirituality, yung fully kang nagsasubmit, sumusunod sa Diyos at may ginagawa ka para sa Panginoon. Yan ang ating basis of spirituality, intellectually and not emotionally. Kaya nga, mga kapatid, team focus, team preparation, kung pupuntahan natin ang verse po na ito, maiintindihan nyo kung paano ang tamang spiritual na preparation. Paano kayo mag-focus sa pag-prepare ng sarili spiritually for this season? You see? Bakit? Sabi ko nga sa inyo, kung meron mang mabigat na panahon na kinakaharap ang maraming mga Kristiyanong kabataan pag pumasok ang Christmas season. That's the truth. I know you will... Lagyan natin ang magandang dugtog. Tugutugtum. Yan.
Yan ang bago nating sound card. Yun, meron pala. You see? Now, inuulit ko, diyan tayo you cannot deny the fact, young people. Come on. I believe that you can agree with me. Oh, wala pa ako nakikita mga young people dito, ha? Team focus, team preparation, nasaan kayo? Ha? Hindi yata kayo nag-iingay sa ating Wednesday episode. Dapat pumalo na ng 100 to, eh. You see? Team focus leaders, gising-gising tayo, no? And ganun din sa mga team preparation leaders, gumising kayo. You see, sabi ko nga sa inyo palagi, team preparation, walang kwenta ang pagsubsub mo sa trabaho kung malayo ka sa Diyos mo. Alright? Walang kwenta ang pagpe-prepare mo para sa pag-aasawa mo, pagpapamilya mo, kung hindi ka prepared spiritually. Kaya makinig ka muna dito. Tigilan mo muna ang paglamo ng pagkain mo. Alright? Anyways, again, realidad ito pinag-uusapan natin. Because we are very concerned dito, young people. Hindi kasi biro ito, eh. Hindi kasi tayo after sa Christianity, young people, for socialism. Sabi ko nga sa inyo last Sunday, eh. Christianity nowadays is just a part or it has become a socialism. Hindi na, socialism na lang. Naging bagay na, makikita mo, marami kayo makikita, artista, magpapakilalang Kristiyano, pero kita nyo ang pamumuhay. You see? Wala pa nga, may katawan pang pisikal, gusto na ipakita yung kaluluwa. You see? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga young people. Yan yung mga tinitingala ng tao ngayon. Yan yung klase ng Christianity na gusto nila. Magpapahayag ka lang na ikaw ay Kristiyano, pero ang buhay mo salungat sa pamumuhay ni Kristo. Yun yung sinasabi ko na ina-avoid nating mangyari sa inyo. Team focus, team preparation. Kaya nga dito sa verse na ito, alam nyo ba, let me just give you a short background on this. Sa panimula ng chapter 11 na ito, itong chapter 11 po na ito, ito po yung pagsiset up ng Davidic Kingdom. You see, this is the set up ng Davidic Kingdom. You see, ito yung pagsiset up ng Diyos para sa Davidic Kingdom. Tingnan nyo po sa verse 1. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Alright? Now, pagdating po dito sa verse number 2 na binasa natin, dito po sinasabi yung source ng king's power. Alright? Makikita po natin, pwede ko pa sa inyong iisa-isahin ko pa yan sa inyo. Pag inisa-isa ko pa yan sa inyo, I'm telling you, hanggang mula verse 2, hanggang verse number 8, dyan natin makikita yung the sevenfold spirit. You see? Pero hindi na natin pag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan lang natin dito sa verse 2 mismo, the source of king's power. Alam ng Diyos na yung uupong hari may haharapin, may matinding kahaharapin sa buhay niya. You see? Kaya nga sinimulan niya sa verse number 2. The same thing na sinasabi ko sa inyo. Kung meron mang matinding laban kayo, young people, sa panahon natin ngayon, eto yung season na yun. Sino yung mas madalas nawawala sa simbahan? Sino yung mas madalas may excuse? Sino yung nakukompromise pag may Christmas party, ang eskwelahan, ang trabaho, ang pamilya? Sino yung mas madalas madaling makuha sa ganyan? Sino madalas mahatak ng barkada? Sino madalas mahatak ng kaibigan? You see? Sabi ko nga sa inyo, ang ebidensya niya, 22-23, mas maraming makakagawa ng paraan o mas maraming makakagawa ng dahilan kaysa makagawa ng paraan sa inyo, mga young people. Inuulit ko, yan ang pinaka-checking ko dyan sa team focus, eh. Of course, ganun na rin sa inyo team preparation. Magandang masiyasat nyo sarili dyan. Ilan sa inyo ang makakagawa ng dahilan para hindi makasama sa fellowship natin sa 23 or sa 22 sa BSS kaysa gumawa ng paraan. You see? May tumatawag sa akin. Sino kaya yun? Alright? So like I said, napaka-importante nito na pagtuunan natin ng pansin ang bagay na ito. Excuse me. Alright, so tuloy-tuloy po tayo. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Katulad ng pinag-usapan natin. Napaka-importante na alam natin kung paano kayo mag-prepare sa bagay na yan. You see, tingnan nyo po ha, alam lang Diyos na yung hari, meron siyang matinding kaharapin. Young people, itong season na ito, ang matindi niyong haharapin. Pagdating sa Christian life ninyo, bakit sabi ko nga sa inyo, dito, ginagalaw ng Diablo ang Kristiyanong pumumuhay niyo ng matindi dahil pinapakompromise niya ang buhay ninyo. Anong kailangan niya yun? Verse 2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Boom! Tumpak! Napakaganda.
pariwap-wap. See, paano mo itatranslate yun? Nahirapan yung translator at sa boom, pariwap-wap. Parang ninang ming yan. Eh. Anyways. Alright, so like I said, no? And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The very first thing na dapat ninyong siguraduhin. I hope nakikinig tayong lahat. Kahit pa dito kayo nag-aaral, sana yung mga Adibis students nakikinig dyan sa labas. Lahat tayo, lahat, team focus, team preparation, makinig kayo ng maigi young people. You see? Ang pangunahin na dapat ninyong gawin, make it sure that the Spirit of the Lord will rest upon you. Yun ang pinaka-importante sa lahat. You see? Anong pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, young people? Anong pinag-uusapan natin that the Spirit of the Lord will rest upon you para mas madali niyong maintindihin? Siguraduhin niyo na sa buwan na ito, on this Christmas season, puspos ka ng banal na Espiritu. Hindi ko sinasawa. Baka na naman sabihin, uy, sir, grabe naman. Ano yung sabihin mo? O baka kasi may nakikita kayo na, hindi yun ang pagiging puspos ng banal na Espiritu. You see? Puspos yun ang engkanto. Okay? hindi 'yun ang sinasabi natin puspos ng banal. Pag puspos ka ng banal na Espiritu, you will not grieve the Holy Spirit. 'Yun ang maliwanag na sinasabi po dito. And you will not quench the Holy Spirit. That's the sign that you are filled by the Spirit. At pagka ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, diyan nyo masasabi, young people, na kayo ay kinasisiyahan ng banal na Espiritu. The Spirit of the Lord rests upon you. Yan ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, young people, eto pa lang, ano na tayo? Nasa December, ano na tayo? December 7 na tayo kanina. You see? Napakaganda ng ating new every morning. Talagang kanina binigay sa akin, Sir Maki. Di ba? No. Medyo wala lang po kanin, siyempre. Binababuelo. Buibuelo kasi ako ngayon eh. Di ba, alit sa mga next na susunod, puro Sir Maki na lang. Anyways, again, eto nga po yung sinasabi ko. Mga kapatid, nasa 7th day pa lang ng December. Okay? Tingnan natin. Alam ko, November pa lang may nagpa-practice na eh. Sa inyo, team focus. Correct me if I'm wrong. May mga nagpa-practice na ng presentation para sa Christmas party. Ina-announce na kagad yan. Pampahype kasi ng mga eskwelahan yan sa mga estudyante. I don't know sa mga nasa trabaho, sa office, sa team preparation. But the point is still the same. Okay? Huwag niyong excuse. Nawa, makinig kayo team preparation. Tingnan niyo ako sa mata sa mga screen niyo. Makinig kayo ng maiga sa sasabihin ko. Nawa, huwag kayong magkaroon ng kaisipan. Diyan yan sa team focus kasi mga bata pa yan. Hindi nila kayang control ng sarili yan. Pagka nagkaroon ka niya ng ganyang mga salitang tumatakbo sa iyong isipan at lumalabas sa iyong mga bibig, nais kong sabihin sa iyo, nagsisimula ka ng maging karnal ngayong Christmas season. Yes, masasabi niyo, hoy, grabe ka naman, sir, mag-judge. The fact na galit ka sa sinasabi ko sa iyo ngayon na ang binibigay ko sa iyo ay masigurado mo na the Spirit of the Lord will rest upon you, may kontra ka kagad. O ngayon, alam mo na. Diba? Wala na. Finish ka na. You see? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, young people, maliwanag yung sinasabi ng Biblia dito. Ito ang pangunahin ninyo na dapat gawin. Make sure that on this Christmas season, may pumasok na amoy mula sa kusina. The Spirit of the Lord will rest upon you. Make sure that in this Christmas season, at the beginning of this Christmas season, sa pagpapatuloy niyo, the Spirit of the Lord will rest upon you. Sabi ng Biblia, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Ano yung kasunod? The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of wisdom and understanding. Napakatindi nito, mga kapatid. You see? Napakatindi nitong nakikita po natin dito. The Spirit of the Lord, of the Spirit of wisdom and understanding. Yan ang napaka-importante. Wisdom and understanding. Naalala nyo, sinabi ko sa inyo, kani-kanila lang, naalala nyo? Buti pa kayo, ako nakalimutan ko na. Hindi. Ito yan. Alright? Yung sinabi ko sa inyo kanina, ang dapat na pagpasok ng season na ito, prepared ka spiritually. Ang preparation natin spiritually is preparation intellectually. Ding! Medyo pause lang yun sa akin. Ay, medyo delayed lang, no? Delayed kasi pasensya, medyo delayed ng konti yung mga 0.5 yung mga kaisipan ng kasama ko dito. Alright?
So like I said, nandiyan tayo sa ganyang pagkakataon. Di ba? Ang preparation spiritually is preparation intellectually. Intellectual pala usapan. Anong kailangan? Hindi yung inyong pag-aaral sekular. Ibig ko sabihin, hindi ko binabaliwala yan. Kitang-kita nyo naman. Kitang-kita nyo naman, nasa likod ko. Ganyan kabilis ang sinasabi sa inyo. Magic yan, ha? Magic yan. Ganyan. Pakita mo. Ha? Hindi, dibali. Mamaya, papakita ko na lang sa inyo. Mamaya, background ko lang yan. Ilalabas ko yan sa inyo dyan sa screen. Mamaya. Yan, medyo nag-glitch-glitch na yung screen natin. Ibig sabihin, paparating na yung ating ano. Yung ating logo dyan. Kasi nag-glitch-glitch na eh. Ha? So, again, mamaya makikita nyo kasi na-apektuhan kasi ng mga Christmas lights. Mga ganun yung Christmas lights. Mag-glitch. Lalabas na dyan sa screen niyo. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pakinggan nyo maigi. Intellectual ang usapan. Pag intellectual ang kausapan natin, spiritual na pang-intellectual na pang-spiritual, walang kinalaman dyan ang secular. Ang may kinalaman dyan ay biblical. Ano sabi ng Biblia? The spirit of wisdom and understanding. Eto na. Yan sinasabi ko sa inyo. Spirit of wisdom and understanding. Ang binasabi ko sa inyo nung nabasa ko to mga kapatid, kanina nung binasa ko to, kulang na lang ako'y tumumbling. Uy, lahat na lang, may rhyme lang. Eh, no? Anyways, again, katulad na sinasabi ko, the spirit of wisdom and understanding. Napaka-importante nito. Una, siguraduhin ninyo at gawin niyo ang pangunahin that the Spirit of the Lord will rest upon you. Pangalawa, you have the Spirit of wisdom and understanding. Saan niyo kukunin yan? Kay Solomon. Alright? Kay Solomon, sa Book of Proverbs, punong-puno tayo. Ituloy natin yung sunod. The Spirit of wisdom and understanding. Mamaya pala, dito muna, may gusto pa akong idugtong. The Spirit of wisdom and understanding. Bakit? Because, bago mo gawin ang lahat, eto ka muna eh, oh. Uupo ka muna dito. Mag-pause ka muna, lagi namin sinasabi sa inyo, alright, Christmas season. Chill. Brother, sister, chill. Upo ka muna. Upo ka muna saglit. Okay, eto ang mga common na nangyayari during Christmas season. Ano yun? Nakakarnal ang maraming kabataan. Nakukompromise ang maraming Kristiyano. Alright, Lord, please rest upon me. Holy Spirit, O God, please rest upon me. Let your wisdom and understanding flow through me. Yan yung mga dapat na hinihingi natin sa Diyos. Alam nyo kung bakit? Sabi ko nga sa mga, yan yung magpapanatili sa iyong safe this coming season. You see, the spirit of the Lord, the wisdom and understanding. Napaka-importante, bago gumalaw ang kamay, bago gumalaw lumakad ang paa, bago maggalaw ang ating buong katawan, kailangan ito muna, diktado nito. Buksan natin ito, kunin mo ito. Yung utak ang sinasabi ko, diktado dapat nito ang galaw ng katawan, ang ilos ng physical na pamumuhay. Para maging ayon sa Diyos, ang galaw ng katawan, kailangan mo ng spirit of wisdom and understanding. Yan sinasabi. Pangatlo, ito na tayo sa pangatlo. Sabi ng Biblia, the Spirit of the Lord shall rest upon you, the Spirit of wisdom and understanding, and the third, the Spirit of counsel and might. Maliwanag yan. Maliwanag na maliwanag ito. The Spirit of counsel and might. Wisdom and understanding, magbibigay sa iyo, ay bibigay sa iyo ng Diyos na ito dapat, sumunod ka sa counsel. Ito na ngayon, nandito na yung counsel. Nandito na yung counsel. You see, the spirit of counsel and might. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito na ngayon, the spirit of counsel and might. Nandito na tayo sa kilos ninyo. You see, sa kalakasan na mayroon kayong pwedeng gamitin, sa might na pwedeng yung gamitin this Christmas season, kailangan nakadikit sa counsel. Pansinin nyo, ay may ginamit na mga words na ano, conjunction. You see, may conjunction tayo sa bawat binabasa ko. Tinan nyo, the Spirit of the Lord shall rest upon him. Anong kasunod? The Spirit of wisdom and understanding. Magkasama yun, ibig sabihin. Kaya nga may conjunction eh. Hindi pwedeng isa lang, wisdom and understanding. In-emphasize ng word na conjunction na yun, na magkasama yung dalawa na yun. Hindi nyo pwedeng paghiwalayin. Pag pinaghiwalay nyo yan, parang matayan na dulin. Tindi ah. Shout out, Manda Baliw. Anyways, again, yun ang sinasabi ko. The spirit of wisdom
and understanding. Magkasama yan. May end. Ito sunod. Counsel and might. Laging may end. The counsel and might. Napaka-importante yan. Ito na ngayon. Ang kasunod sa uli. The spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Ito na. Kita nyo kinabagsakan sa dulo. Knowledge and fear of the Lord. Magiging maalam ka para magtuloy-tuloy ka ng Christmas season kung paano mo ito haharapin. Magkakaroon ka ng kaalaman na kasama ang pagkatakot mo sa Diyos. I'm telling you, brethren, young people, team focus, team preparation. Sa 79 viewers na nakikita ko dito, maraonti lang young people dito for sure kasi marami ako nakikita ang adults eh. But I'm telling you, sinasabi ko sa inyo, young people, again, team focus leaders, tandaan nyo ito, sinasabi ko sa inyo, ipanood nyo to sa mga miyembro ninyo na hindi nakapanood sa inyo. I'll check on you, ipa-follow up ko yan, I'll make sure na may, siguraduhin nyo may reflection sila dito. You see? Now, kaya ako sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, because of the reason na, tinan nyo ha, yung knowledge at yung pagkatakot sa Diyos magkasama. Hindi mo pwedeng pag-iwalay niyan. You cannot deny the truth. Young people, team focus, team preparation, na mostly gusto natin knowledge, pero nagkakaproblema sa fear of the Lord. Nagkakaroon ng problema sa pagkatakot sa Diyos. You see? Sabi ko nga sa iyo, it's fear. Fear of the Lord talks about your reverence to the Lord. Your respect sa Diyos. Napaka-importante, knowledge and fear of the Lord, di pwede maghiwalay. Wisdom and understanding, di pwede maghiwalay. Counsel and might, hindi pwede maghiwalay. Tingnan nyo ha, lahat yan. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Lahat yan ay kailangan ninyong gawin para ano, pumasok sa inyo at mapasigurado ninyo sa pagpasok ninyo this Christmas season, the Spirit of the Lord rests upon you. Napaka-importante yan, young people. I'm telling you, pag sumala pa kayo dito, young people, pag may nag-post pa, ha? Pag may nag-post pa sa inyong mga social media na kayo ay pa-party-party, na kayo ay nasa Imodes apparel, ha? At kayo ay may mga pa-emoji-emoji effect pa, mga imo-imo effect pa sa mga My Day, sa mga reels ninyo. I'm telling you, pag sumala pa kayo dyan, malaki na ang problema nyo dito. Hindi ko sinasabi na baliw kayo, pero i-check nyo ng maigi. Ginugulo na ng Diablo ang isip ninyo. I don't care kung magalit kayo sa akin, but you know that what I'm giving you right now is the truth, katotohanan lamang. And sabi nga ng Biblia, am I your enemy because I'm telling the truth? Well, sabi ko nga sa inyo, mas magandang nasa panig ka ng katotohanan kesa kalabanin mo ang katotohanan. You see? Mahirap tanggapin, masakit ang katotohanan, pero diyan ka lalago. Masakit ang katotohanan, pero diyan ka mapapalapit sa Diyos. Masakit ang katotohanan, pero diyan ka titino. You see? Again, sabi ko nga sa inyo, young people, while you have the physical strength, kasi nasa bata-bata pa kayo, na edad, team focus, team preparation, siguraduhin nyo that on this Christmas season, the Spirit of the Lord rests upon you. Sir Maki! Anong masasabi mo, Sir Maki? Magandang tanghali sa'yo, Sir Maki. Yeah, magandang tanghali po ulit sa inyo lahat. And alam nyo, it's good to be back, sir. It's good to be back. Oh, yeah. That's good. Alam nyo po, alam nyo po, totoo po yan. No? As you can see sa ating pong topic and continuing this season spiritually, it is very important that for us to be able to continue sa ating pong Kristiyanong buhay spiritually, you've got to allow the Spirit of God to rest upon you. Alam nyo, totoo po yan, mga kapatid. Spirituality, sorry. Na alam niyo po, totoo po yan, mga kapatid. alam niyo, mga kapatid, it is very important na makita po natin yan. Kasi alam niyo, kapag hindi niyo po nakita yung ganyang klaseng pagkakataon sa buhay po natin, ay napakadelikado. Katulad ng sinasabi ni Sir Joe, maraming paraan ng Diablo para ligawin ka. Ngayong season na ito. Like for example, sabi nga ni Sir Jao kanina, yung mga November pala, nagpa-practice na eh. Diba? So maraming pamamaraan ang Diablo, especially sa team focus. Maraming pamamaraan, ganun din sa team preparation. Hindi ka pwede mag-absent kasi baka ma-miss mo yung 13-month pay. Baka ma-miss mo yung Christmas bonus. So you will do everything para
para hindi mo ma-miss yung mga bagay na yun. Pero yeah, one thing pala na hindi mo nakakalimutan, kakahabol mo sa mga bagay na yun, pagod yung na spirit ng Panginoon wala na pala sa'yo. Yeah, that's right. Kaya ka na papagod, sa totoo lang. Kasi the spirit of the Lord will give you comfort eh. Bakit? Tinan nyo po, yung binasa po ni Sir Jao dito. And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom, understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. These things, mga kapatid, kapag ito po ay nag-rest sa inyo at napa sa inyo, ito yung mga bagay na magtutulong sa inyo. Nasabi nga ni Sir Jao, chill ka lang, relax ka lang. Everything will be fine kapag nasa iyo mga gantong klaseng spirit. Bakit po? Eh kasi nga, ito yung magbibigay sa iyo ng comfort eh. Pero kung itong mga to ay wala sa iyo, habol ka ng habol. Sabi ko nga sa inyo, you will not be able to maintain that spirituality of yours during this Christmas season. Bakit? Mahahata ka ng labas. Bakit? Ano man ang spirit nito, hindi makita sa iyo. Yeah. Ang nakakalungkot nun, tinagurian kang Kristiyanong kabataan. Diba? Kristiyanong kabataan eh, sir, minsan mas madali pang intindihin yung mga walang naririnig na ganito eh. Yeah. Bakit? Yeah. It's because of matik eh. Alam That's mo right yun, na magko-compromise sila. Bakit? Wala silang naririnig na ganito eh. They don't have the spirit of the Lord. E tinan nyo po, isa sa mga ibibigay sa inyo dito, the spirit of wisdom. Ibig sabihin, ito yung makakapagbigay sa iyo ng kung saan magkakaroon ka ng malawak na pangunawa. Bakit? You have the wisdom of God. Yung wisdom ng Diyos ay mapapa sa iyo. Kaya nga 'di ba in the book of Proverbs yan ang lagi nating pina-practice or pinag-aaralan. Nandiyan diyan lagi yan. Bakit? It's because of those things na nagre-rest sa iyo na nagmumula sa spirit ng Panginoon, sa spirit ng Diyos. Kaya nga make sure that this season, young people, team focus, team preparation, you will be able to keep that spirituality na meron ka. Para ano? Para mapanatili mo ang mga gantong klaseng spirit. But yeah, again, you will never have that spiritual season. Ngayong season na ito, it should be this season. Itong this season should be your spiritual season, not your carnal season. Minsan, from January, spiritual season. Bakit? Anniversary ng church eh. Diba? February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Spiritual season pa yan. Bakit pagdating ng December, biglang nagiging carnal season? That's right. Bakit that's kaya? Right. Maaaring for the whole 11 months, maaaring nandoon pa yung spirit of the Lord. Nandoon pa yung spirit of wisdom, spirit of counsel and might. Pero pagdating na ng December, abay, nagkalimutan na. Spirit of Santa Claus. Spirit of Santa Claus. Last Sunday, nagsimba. Hindi nyo nakita si Santa Claus. Maghapon yun si Santa Claus. Maghapon pa nagsimba yun. From Texas. Di sana ako naniniwala, pero totoo pala siya. Di ba? Kaso nauna yung reindeer niya eh. Di ba? Mga kapatid, nandun yung spirit of the Lord for the whole 11 months. Abay, nung pagdating ng December, spirit na ni Jose Marichan. Oh, spirit ni Shopee. Oh, spirit ni Shopee, spirit ni Lazada, spirit Wait, ni Anta. Spirit ni Under Armour, ni Anta, ni Peak, lahat na. May function yun, may function. Hindi luho. Kaya nga mga kapatid, imagine ninyo, para maka-catch up kayo sa ganun, lahat na ay iiwanan ninyo. Kalain nyo, right, kaya nyo young people, sa team preparation na lang, kakahabol ninyo doon sa sinasabi natin Christmas bonus. 13-month pay. Hindi, nakuha na nga. Sabi ni Sir Rudy, meron nakuha. Lahat. Sa lahat ng kakahabol yun na ganyan. Para hindi kayo mahuli ngayong Christmas season. Nakikita nyo ba yung verse number 2 kung anong naiwan ninyo? Yeah. Ano ang pinagpalit ninyo for the sake of those things? It is the Spirit of the Lord. Akalain nyo, hinayaan ninyo na magkaroon kayo ng spirit ng Christmas season ng mundo na ito kaysa sa Spirit of the Lord. Kaya ano nangyari ngayon? That is spirituality of yours ngayong season nawala. Yeah. Di ba? Yung pamumuhay mo spiritually nawala. Bakit? Akalain mo active ka kung kailan patapos yung taon tsaka ka nawala. Bakit? Because of these things nawala na rin sa'yo. Kaya nga maganda ito. Magpapatuloy tayo sa ating spirituality, sa ating spiritual life. Okay? Ngayong season na ito,
magpapatuloy tayo with this kind of spirit. Etong spirit na to, papuntahin mo sa iyo ito, ipanalangin mo na mapasayo itong spirit na to ngayong season. Believe me, you will enjoy this season. Amen. Mag-i-enjoy ka. Sabi nga ni Sir, alam nyo, magandang challenge yun eh. Ilan sa atin ang hindi makakapunta sa 22 and 23 because wala nang ganito klaseng spirit? Ilan ang dahilan? Ilan ang dahilan? Ilan makakagawa ng dahilan? Huh? Baka yung 12, ano yung kanta ng ano? On the first day, the first day of Christmas. 12 Days of Christmas. Oh, imagine niyo lahat yun. Di ko alam kung yun ang title ng Cesar Romero ang sisihin niyo pag nagkamali ako. Kabisado mo yun. Talagang may natanggap kang ganun. From the first day of Christmas. Ito kaya, from the first day of this season, ilan na kaya ang nawalang spirit dito sa'yo? Ayang, nasa iyo pa ba yung spirit of wisdom and understanding? Spirit of counsel and might? Spirit of knowledge and the fear of the Lord? Nasa iyo pa ba yan? Tandaan mo, in verse number 3, yan ang pinakasasalba sa'yo. Diba? Yung mga bagay na yan. Kaya yan ang pinakatatandaan ninyo, young people. Huwag ninyo hahayaan na makatanggap kayo ng sobra-sobra ngayong season na ito and yet mawawala sa inyo ang mga spirit na ito. I'm so excited for the next episode. Kapatid, sabi ko nga sa inyo eh, maaga pa, December 7 pa lang. Maaring itong first week, ligaw na utak mo, wala na sa iyo yung spirit of the Lord, pinagpapalit mo na. Kaya ngayon, mahirap ka nang hanapin ng area leader. Di ba? Mahirap ka nang hanapin ng group leader mo. Well, hindi pa uli ang lahat. Ngayon, narinig ka ngayon, ngayong topic natin, narinig ka ng ganito, then continue this season spiritually. Man. Okay? Panatilihin mo yung spirituality mo. Huwag mong pahintulutan na mawala yan. Simple lang, panatilihin mo Spirit of the Lord sa iyo. Masabi rin natin that the Spirit of the Lord shall rest upon us. Yan ang pinakamaganda. Yan ang pinakamaganda, kapatid. Kaya huwag mong pahintulutan na yung tinrabaho mo sa loob ng isang taon, mawawala lang ng ilang araw dahil sa season na ito. Yeah. Let the Spirit of the Lord rest upon your life. Yep. Alright, young people, team focus. Stay focused ngayong season na ito. Team prep. Be prepared. Dahil, sasabihin ko sa'yo, lalapain kayo ng jablo dahil lang sa mga trabaho-trabaho na yan. Hindi masama magtrabaho. Walang masama magtrabaho. Tinuturo yan ang salita ng Diyos. Pero hindi tinuturo ng salita ng Diyos na yung trabaho mo, ipagpalit mo ang Spirit of the Lord. Yeah. Yan po ang tatandaan po ninyo. God bless you all, Sir Joe. Kaya tandaan natin mga kapatid, the spiritual reality of the Christmas season. Yan ang dapat nating makita. What's your spiritual reality? Ano ang katotohanan ng iyong kalagayang spiritual sa season na ito? Napaka-importante yan. Kaya again, ulit ko, make sure that the Spirit of the Lord rests upon you, young people. Team Focus, Team Preparation. I hope maliwanag po ang ating pinag-usapin and I hope we've been a blessing to you this lunchtime. And again, brethren, wag po ninyong kakalimutan na mamaya may pananambahan po tayo. And isa yan, sinasabi ko, dito natin malalaman yan eh. Kaya see you mamaya, alright? Huwag tayong magrason na hindi kayo mapunta. Walang pasok bukas. Holiday. Yes. Walang pasok bukas, kaya samantalay nyo, makapunta kayo mamaya sa ating pananambahan. Kasama natin ang ating mahal na pastor. Man! And dito po siya mamaya. Kaya again, inuulit ko, be here. No? Dito siya, samantalay nyo na. Isang oras lang, wala na naman niya. Be here, inuulit ko. Ha? Nandito kayo, pumunta kayo dito mamaya mga kapatid. North, South, East, West corners. Let's not miss another great hallelujah worship service na ating pong masusubukan mamaya. Muli na naman tayo bibigyan ng Panginoon ng kailangan nating spiritual. Alright, para patuloy tayo lumago on this Christmas season. Once again, brethren, Team Focus, Team Preparation, thank you for being with us. Sa mga simbahan na nandito from other churches and that are with us and our viewers nationwide, worldwide, thank you for tuning in with us. Once again, this is Brother Jan Hill and on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. God bless you all. Peace out. It gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over.
in love with Jesus, and I gave him all my heart, and I thought that I couldn't love him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and he makes me know I love him more, so much than I did then. And I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. And he gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with him over and over and over and over again. There's a hand that I can hold to, through each valley and each trial. There's a shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. And he gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. I just keep falling in love with him over and over and over and over again. Yes, he gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord. Sweet.